have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Nakikinig at nanonood sa oras na ito. Hallelujah! Urakashiri miyanda na masyanda. Kumunibigay po natin ang dames na pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Urakyanda na masyanda. Urakyanda na masyanda. Sige po, lahat tayo narito maglahat ng mga nakikinig. You that are watching and listening right now, raise up your hands to the Lord and bless the Lord your God. Hallelujah! Yes, Lord, and expect great things from God. As you rose from death and power to rise within our worship.
Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo kong kakausapin. Makikinig ako, maibig. Okay? Mga minamahal, nakita ho natin yung matinding pagbuhos sa kapangyarihan ng Diyos. Last year cup. Narinig natin yung mga patotoo ng mga nagsipagdalo, youth man or adult ng nagdaang youth cup. Napagpala mo ang ating mga kapatid, hindi lamang sa main church, maging sa mga outer church. Dakilang makakapahayagan ng Diyos at dakilang kapangyarihan ng Diyos. Yung prophecy na binitaman ko na itong nagdaang yung camp natin will surpass the revelation and the anointing. Yung mga previous conferences and the youth camps or youth services natin. At mga minamahal, matatanong natin, ano ba ang sikreto? Bakit tayo nagtagumpay? Nakita ho natin, mga kabataan, nagkaroon mo sila ng chain fasting. Pakisabi, chain fasting. Ano ibig sabihin doon? Nagtalaga sila ng mga araw at oras na hindi sila kakain. Yan. Nagkasabay po nun, si Apostle J.I. ay nag-ayuno siya ng 3 araw. No? At 3 gabi na hindi siya kumain, tubig lang. May tao pa ba rito? At nakita po natin ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo ko kausapin. Makikinig ako. So, nakita po natin mga minamahal kung bakit po. Ganun po yung pagbuhos ka na kapangyari ng Diyos at dakilang mapahayagan ng Diyos ang nangyari na ganap. It's because of fasting. Pakisabi, fasting. Nakikinig po na tayo. Sa mga minamahal, sa araw nito ang pag-aaralan natin ay napakahalaga. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga. Huwag kang malikot, huwag kang galaw ng galaw, makinig ka. Huwag kang kakain, huwag kang mag-CCR kasi fasting ngayon. Amin po ba? Pag-aaralan po natin is the benefits of fasting. The benefits or the great benefits of fasting. The great benefits of fasting. Amin po ba? No. Ito pong pag-aayuno ay hindi lamang po ginagawa
ng mga pananampalataya ng Diyos sa luma at bagong tipan. This is the practice of many religion even the cult. Fasting is a practice. No, even the unbeliever, no, even those who are protesting, ano po, even Nini Aquino, no, siya ay nag-ayuno ng 4 na araw, no, dahil sa kanyang apila ni Marcos nang siya nakamulong. So ibig kong sabihin ang pag-ayuno, no, na ibig sabihin pag-iwas sa pagkain at sa mga iba pang bagay, ano po, ay pinapractice mo na halos maraming tao from different walks of life. Gusto mo the great benefits of fasting. In the book of Matthew chapter 6 verse 16 to 18, it says, when you fast, hindi sinabi if you fast, hindi sinabi when you fast. Hindi sinabi kung gusto mong mag-ayuno, hindi. Ang sabi ganun, when you fast, kapag nag-aayuno ka, this must be the guideline, no? If you are in a fast. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pass, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and to your Father who sees what is done in secret, will reward you. Sabi ka naman, kapag nag-aayuno ka, magpipakita na nag-aayuno ka. Huwag panilabas lamang. Alam niyo, the word scribe, the word teacher of the law, reverse to people, no, who are interpreting, reading and interpreting and teaching the law of God. Scribe means secretary. Hindi naman sila masasamang tao. Mabubuting tao yan. Pero dumating itong mga hipokrit sa tinatawag ni Kristo, itong mga malalmaling mga maling tao na ito. Kaya si Ezra was a good scribe. Ezra was a good secretary, was a good teacher of the law. Pero noong panahon ni Kristo, dumating na yung mga hypocrites na hindi nila isinasakabuhay yung aral nila at puro lamang silang manlamas. Maging ang fasting ay napakahalaga, pero dumating yung mga hypocrites, yung pag-aayuno nila ay puro paglabas na lamang, nakikinig pa ho ba tayo? Kaya ang sabi ng Biblia, kung kayo'y mag-aayuno o kapag kayo'y nag-aayuno, no, hindi sinabi kung gusto nyo mag-aayuno o pwedeng hindi mag-aayuno. Pero ang totoo, silang talaga, dapat tayong nag-aayuno. Sabihin mo sa katabi mo, dapat tayong nag-aayuno. Kaya ang unang pag-aayuno mo mong gagawin, tahimik ka lang, cover your mouth. Fasting means cover your mouth. That's true. I'm not joking. Fasting means cover your mouth. That is fasting. Nakikinig pa ba tayo? Takpan mo ang bibig mo, and that is fasting. That is the literal meaning of fasting. I'm not kidding, I'm not joking. Fasting means, write it down, cover your mouth. Amen. And another meaning of fasting is abstaining from food or abstaining from kung ano bang mga bagay-bagay na pwede kang umiwas. Amen. May tao pa ho ba rito? Di ba pag hindi ka kakain eh, dapat takpan mo bibig mo? Kain ka, uy ako, fasting ako. May tao pa ho ba rito? Fasting means cover your mouth. That's the meaning of fasting. Another meaning of fasting is abstaining from food, etc. Yung iba pa. Hindi lang nailagay yung cover your mouth. But that is true. That is one meaning of fasting. The meaning of fasting means, number one, cover your mouth.
Keep your mouth shut. It means cover your mouth. That's true. Fasting means abstaining from food at saka ng iba pa. And self-denial and spending time with God. Pakisabi, self-denial. Yung iba, nag-aayuno sila, di ba? Self-denial yun. Hindi ako kakain ngayon, self-denial yun. Pero iba tayong mga Christian. Amen! Not just self-denial, not just abstaining from food or anything. Because we want to spend time with God. Nais nating makipag-diib sa Diyos. Amen? Maliwanag ba yun? Alam ang tao rito. Puro tahimik. Malakpakan natin si Lord. Ayan. Napakahalagang mensahe ito. No? At napakatagal ko na ito gustong ituro, pero hindi nga natin maituro-turo. Pero may nahintunutan ng Diyos na kayo natin maituro. At sinabi ko nga sa inyo, no? Sinabi ko nga sa mga kabataan, ng buong Kingdom of Jesus Fellowship, pati yung mga katandaan, magkaroon ng chain, prayer, and fasting. At nakita naman natin yung tagumpay. Mga kabataan, nakita niyo ba yung tagumpay? Eh, bakit malungkot kayo? Kung nakita niyo yung tagumpay, ilang gusto yung mga dimple ninyo at sumigaw ng amen. O malakpa kayo ng malakas. Kaya nga, nakita ko si Sister Diane. Diane, sabi ko, kain ka na. Fasting po ako ngayon eh. Ah, ganoon. Sige. Pagkatapos, sunod na naman, kain ka na, Diane. Fasting po uli ako ngayon eh. Fasting. Para sa inyong kaalaman, si Diane, yung panibagong anak na ngayon na babae. At meron pa akong panibagong anak na babae ngayon, si Glenn. Sa akin na rin nakatira, ako na rin nagpapaaral dito. Kasi di mo sa katabi mo, lakihan mo yung labi mo sa lingkod ng Diyos, magpapaliting. Dumadami yung anak niya. Amen. Tinatanggap mo kasi magaganda at mababait. Amen? Yung magaganda, secondary lang yun. Yung mababait, yun ang first reason. Amen! Alam sa nasagot. Kaya ako gusto niyo pang magpahamon sa akin, welcome na welcome kayo. Basta, mabait kayo kahit hindi kayo maganda. Kahit hindi kayo guwapo, mabait. Basta mabait kayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kilala niyo ba isang angkon ko ba? Ang pangalan niya is Moy. Kung gusto niyo makilala si Moy, punta lang po kayo sa amin. And you will meet Moy. Yeah, talagang ano yun? Very close kay Mimi yun, si Moy. Meron silang gawin, meron silang gawin nga ng pelikula, Moy and May. Napakabait. Tawag ng tawag yun eh. Pag binigyan mo ng pagkain yun, sabi ko, kain ka na. Sabi niya. Sabi siya. Praise God. Pagihin ang pangalan ng Panginoon. Talagpakan natin si Lord. So fasting means abstaining from food. And at iba pa. Self-denial and spending time with God. Makikita natin sa Matthew chapter 4 verse 1 and 2. Matthew chapter 4 verse 1 and 2. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Hindi siya nabing he was thirsty, he was hungry. So it means, meron siyang tubig, wala lang siyang food. Amen. At ang tawag dito ay natural fasting. Yung ikaw ay may walang pagkain, tubig lang, ang tawag dyan ay natural fasting. Pwede kang hindi kumain ng 40 araw na walang tubig, mabubuhay ka. Pag lumampas ka pa dyan, pwede ka nang mamatay. Without eating for 40 days, only water, only liquid, you can survive. Amen. At nakita natin, listen very carefully, pag ikaw ay nag-aayuno, hindi ka gugutomin.
Pagkatapos sa pag-aayuno mo, sa alang mo gumamit. Yes. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Listen very carefully. Napakaganda nito. Ito yung wala. Hindi ko naman pinagmamalaki yung ating iglesia. Walang aral na ganito sa kanila. Walang aral na ganito. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Pag nagdeklara ka, hindi ako makakain ng 3 araw, hindi ako makakain ng 4 araw, hindi ako makakain ng 7 araw, hindi ako makakain ng 10 araw, if you declare that you will not eat for a certain period of time or days, hindi ka magugutom. Bakit? Sapagat dineklara mo, fasting niya. Nakikinig ba kayo? Dineklara mo, fasting ka eh. Hindi ka magugutom. Pagkatapos mong mag-fasting, saka ka lang gugutumin. Palakpakan natin sila. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Kailan lang siya nagutom? After the fasting ka. Kaya pag sinabi mong dadala ko ngayon at ang oras na ito ay ibibigay ko para sa magsamba sa Diyos at makikinig, hindi ka magutumin. Pag hindi mo dineklara, dukot ka lang doon sa bangko. Para sa simipod. E, tignan mo kaya. Itapong mo ito. Ayaw mo itignan. Pwede pa rin. Hindi ko naman tinitignan rin. Pero pag tiniklara mo, itong araw at oras sa ito ay pagsampa ko sa Diyos. Pananalangin ko para sa Diyos. Hindi ka gugutumin. Amen! Nakikinig pa ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Tanungin mo kakatangin mo, matatutok ka ba? Kaya pag nag-declare ka ng fasting, hindi ka gugutumin. Ngayon, kung nagsisimula ka ng fasting, kung matagal ka hindi nag-fasting, natural, minsan nahihilo ka. Minsan may mga iba't ibang nararamdaman ka o kung sumasakit ng konti yung tiyan mo, okay lang yan. Nagpapalit lang, amen, nagpapalit lang. May inaayos lang, may tinatanggal lang. Pero pag pinagpatuloy mo yung fasting mo, mawawalan lahat yan. Minsan nakikita ko si Raquel, nagpa-fasting siya, 3 araw, 3 gabi, walang pagkain niya. Sa mga unang fasting niya, nagsusuka siya, nagdadadaha. Ano pa? Aka Raquel, kaya ba? Kaya mo. Okay, go. May tao pa ba rito? Jesus was led with the Spirit into the wilderness to be tempted with the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And this kind of fasting is called the natural fasting. Write it down. Natural fasting. Pagkain lamang, akaalisin mo, pero pwede tubig. Next. Number 2. Tingnan natin si Moses. Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water. Wala siyang pagkain, wala siyang inumin. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Nung siya ay nakipagtagpo kay Lord sa bundok para isulat niya ang 10 commandments, 4 araw, 4 gabi, wala pa siyang pagkain, wala siyang inumin. And this fasting is called the supernatural fasting. Huwag mo itong gagawin. Si Moses lang ang nakagawa nito. Kahit yung ginawa ni Kristo, huwag mong gagawin kapag hindi ka nililid ng Lord at hindi ka marunong, mamamatay ka. Nakikinig pa kung ba tayo? Pwede kang walang pagkain. Pwede kang walang tubig. 3 araw lang para mabuhay. Nakikinig ba kayo? Without food, without water, you can survive just for 3 days. Pag lumampas ka pa, pwede ka nang mamatay. Pero gagawin mo ang
gagawin mo yung supernatural fasting na ito or absolute fasting na ito. Supernatural or absolute fasting na ito ay gagawin mo lamang ito kapag leading ng Lord at kaya mo yung takdang araw at maraming tubig. Amen. Lalo na ngayon, El Niño, umaabot ng 47 degree sa Pilipinas. Grabe. Hindi ito normal. Jesus is coming very, very soon. Pinapatigim na, alam niyo kung bakit sobrang init ngayon? Pinapatigim na ng Diyos ang tao ng init para masabi sa kanila mas mainit sa impyerno kung pupunta. Totoo. Tatlong araw, pwede kang kumain. Huwag kang kumain. Huwag kang uminom for 3 days. You can survive. 40 araw, 40 gabi, tubig lang, you can survive. 3 days without food, without water, you can survive. Makinig kayo may isang yun. Ito, walang biro ito. Tingin kayo sa akin. Ang mawalan ng pag-asa, patay ka na kaagad. Totoo. Yung mawalan ng pag-asa, patay na yan. Yan yung mga walang pag-asa, suicide. Amen? Patay na. May taong pahuma rito. Next passage, makikita natin itong si Daniel. The supernatural fasting or the absolute fasting. The partial fasting. Ito, kaya ng lahat. Estudyante ka man, nag-aaral ka man, magulang ka man, may business ka man, nagkatrabaho ka man, kaya ng lahat ito. Partial fasting. Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetable to eat and water to drink. Nakikinig mo ba tayo? Ano ang kakainin niya? Ano ang kakainin ni Daniel, pati ang tatlong kaibigan niya? Gulay lamang sa lamog ng 10 araw. Ako ay hindi kumakain ng gulay. Kung kumakain ako ng gulay, pili lang. Para i-break ko yun. Nagpasing ako ng 10 days, puro gulay. Kaya kung hindi ka kumakain ng gulay, tulara mo si Daniel. Gulay lang ang kainin mo for 10 days. No pizza, no burger, no steak, no meat, no? Just vegetables for 10 days. Nakikinig mo ba tayo? Then, compare our appearance with that of a young man. Tingin dito. Ang ganda ng hamon ni Daniel, no? Misael, ano niya sa Akazaria. Then, compare our appearance with that of the young man who eat the royal food. Royal food are the foods, no? No? For the royal family, for the kings, for the queens, for the princess. Kung ikaw ito, pupunta ka ng Malacanang, papiliin ka, kulay o pagkain ng presidente. Sa kanya yung kulay, pagkain ako ng presidente. Pero imaski mo si Daniel, si Hananiah, Azariah, at saka si Mishael. Ayaw namin ang pagkain ng Maharlika. Ayaw namin. May tao pa rin. Pag gusto mong kumain ng mga international food, pumunta ka sa mga international restaurant. Lalo na kung buffet is international food at doon lahat yun iba-iba. Magsisimula ka sa mga 500, wala nang 500 ngayon. Mga 1,000, isang plato. May tao pa ba rito. More or less. Kapatang na 1,000 yan kasi may tax pa yan eh. May 12% VAT pa yan eh. Sa mga international food. Nakikinig po ba tayo? Ikumpara nyo kami
after 10 days. Tingnan nyo yung mga kumain ng mga royal foods. Tingnan nyo kami kumain ng mga vegetables. Kami kumain ng mga cucumber. Kami kumain ng mga patola. Mga kalabasa. Kami kumain ng sita. Kangkong. Sayote. Ikumpara nyo sa mga kumain ng mga mahagika na pagkain. So he agreed to this. So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Amen! Kaya kita mo yung mga kumakain ng gulay. Yan yung mga matitikas, yun yung mga may abs. Yung mga hindi kumakain ng gulay, yun yung mga obese. Yan yung mga payat na payat. Yes, that's the system. Subukan mo sa mga takbuhan. Subukan mo sa mga akyatan. Matitiba yan, yung mga kumakain ng gulay. Amen. E takap mo mo rito. At the end of the 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Nung nakita ng gwardiya na ang apat na kabataan ay miabs, magkikisi, may taong mahumo rito. Tuloy-tuloy na pinakain sila ng gulay. Mga bata, nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Pagkakain kayo ng gulay, tatalino kayo. Kakwapo kayo, gaganda kayo, magiging maayos nyo. Kaya pag binigyan kayo ng mga mami, daddy nyo ng gulay, tatapinin nyo. Amen? Alas ang mga sagot. Pag-iilip-ilip sila. May tao pa ko ba rito? Mga yellow, green, and leafy vegetables. Noon sila, Sister Elmi, sila Pastora Elmi, ang mga paborito niyan, mga red vegetables. Yes! Ano yung mga red vegetables? Ham, longganisa, puro red yan eh. Pero ngayon, hindi na. Mga patola, mga kalabasa, sita. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Singkabas at talong, sigarilyas at mani, sita, bata, patola, kundol, kalabasa, patari, mustasa. After 10 days, iba na sila. Kung mapasahin yung 16 pabata, tuloy-tuloy ng gulay ang ibinigay sa kanila. Amen! Partial fasting. Ganito gawin mo. Kanina, aga-aga. Hindi naman maaga. No? Kasi usually, pag ituturo ako, nakakapag-uyat ako eh. Nagpapasa, nagpiparid ako, nakakatulog. May nag-text sa akin, makinig maigi. Lingkod ng Diyos, ipag-pray mo ninyo ako. Meron po akong ibang nararamdaman. Tinawagan ko. Ano po problema? 200 ang BP ko. Bakit? Ang takaw ko sa kanin, ang lakas ko sa kanin. Ikaw pala ang kasalanan eh. Ikaw pala ang kasalanan eh. Nakita mo na yung kaibigan mo. Nagpa-laboratory, mataas ang cholesterol. At ngayon, napakagaling na ng kaibigan mo. Dati kaibigan mo, lagi may baon na pistawal yan. Ngayon, magaling na siya. Ikaw naman ang pumalit. Tinataran mo ng kanin. 200 ngayon ang BP mo. Hindi po ako makakadalo. Tama po ho ko rito. Tingin po kayo sa akin. Wala po itong biruan. Kung bakit ang marami ay nagkakasakit at sakitin at hindi nawawala ang sakit. Sapagat may kinakain kayo, tayo, na hindi dapat natin kainin. At iyan ang impartial fasting mo. Amen! At sa darating na panahon, ituloy mo na huwag nang kainin niya. Alam mo, ang nagpapasakit ng lalamunan mo, i-fasting mo yan. Alam mo, ang nagpapahilot sa'yo. Alam mo yan, si Ernie Baron, napaka
matalinong tao. Alam niya ang lahat. Pero patay siya. Bakit? Diabetes. Araw-araw kumakain ng chocolate. Alam niya, hindi mo rin yun. Kaya na-addict sa chocolate. Kaya ang partial fasting ay pag-iwas sa alam mo nakakasama sa physical mong katawan. That is fasting. Alam mo, kung ang alak ay nagpapasama sa'yo, ipastik mo na yan. Ang tamis nagpapasama sa'yo, ipastik mo na yan. Ang taba ay nagpapasama sa'yo, ipastik mo na yan. Kung maikaw niya sa it all yung head, kasama ko yung isang full time natin, alam mo, lahat ng nilagay niya sa plato niya, puro tama. Kaya nga minsan, hindi ako nakatiis sa aming bahay. Pinigil ko na bumili ng taba, taba na naman ang binili, nilagay ko talaga sa kaling babon. Sabi ko, ang daming laman sa palengke. Bakit ba yung pumapatay ang gusto mong kainin? Susundan mo ba ba yung nanay mo na? Imbis na yung nanay niya ay naglilingkod sa Diyos. Anong problema? Okay, okay. Ito, totoo ito. Kakakain ng taba. Pinigil ang kumain ng taba. Kumain ng taba. Ganyan siya kaya. Nung nagkita kami. Apostol! Apostol! Ipasiyakin din niya ako, Apostol! Anong problema niya? Hindi po niya bibiro. Tumatama kayo. Tama. And this is very, very true. Nanay ng estudyante natin sa Kingdom of Jesus Learning Center, ang nanay of our one students about in the Kingdom of Jesus Learning Center, buntis siya, ha? Kalimit ang mga tabi mo, kung maingit na mahimik ka nga, kung maingay kayong dalawa, maghimulay nga kayo, so mas malakas ang boses niyo sa akin eh. Passing means cover your mouth. Tama mo ba rito? Ito po yan. This is a true story. Isang mami, buntis niya. Kaya siya ng nilagang baboy, taba. Sabi ng mister niya, taba yan. Alam mo, ginawa niya, tinignan niya ng mister niya, tumawa siya. Tinignan niya yung pagtaba. Patay siya, pati alam niya sa tiyan niya, patay. This is true. May tao pa over ito. Kaya yung fasting ni Daniel ay partial fasting. That's the one so good. Akala natin lang, pagkaroon ito, biro-biro ito eh. Maraming pera daw umubo sa ospital eh. Alam niyo bang mas mahal ang mamatay kaysa mamuhay? Ito po. Mahal ang mapapalibig. Yes. Eh, kumain ka lang, mabuhay ka lang, murang-mura. Ngayon, kung gusto mo nga magpapalibig sa'yo, bitubo ka pa, magpasagal ka. Tutubo ka pa. O kaya maghingi ka ng maraming taon, tutubo ka pa. Partial fasting. Sabihin mo, nakasal mo, partial fasting. Kaya natin lahat ito. Sabihin natin ang partial fasting. Daniel chapter 10 verse 2 and 3. At the time, I, Daniel, mourned for 3 weeks. 3 weeks, ha? I ate no bonchon. I said no choice. Nakikinig pa ba tayo? No meat or wine. That's my lips. Nakikinig ko kung matay. And I use no lotions at all until the 3 weeks are over. Pati lotions, hindi na siya naglagay.
Fasting. Pakisabi, fasting. Walang lotion. Pwede kang mag-fasting. Walang eyebrow. Walang lipstick. Yes. Walang sukulay. Pwede rin walang ligo. Nasubukan din ni David yan. Walang ligo. Walang kain. Nakatira, natutulog sa simento. Ang panalangin niya, ang anak niya ay mabuhay kasi nagkasakit. Walang ligo. Sa simento natutulog. Walang kain. Praying that his son will get healed. Nung namatay na yung anak niya, naligo na siya. Kumain na siya. Sa kama na natulog, nagbihis na siya. Sabi ng mga taohan niya, mahal na hari, bakit po kayo ganyan? Ngayong ang patay na anak ninyo, nagbibihis kayo, kumakain kayo, sa kama na kayo natutulog, nag-aayos na kayo. Ito ang sabi ni Dandy, ni Hari Dandy. Nung may sakit ang anak ko, pasig ako. Patay na siya ngayon, ano bang magagawa ko? Patay na siya eh. Ligo na ako. Amen. Wala na akong magagawa, patay na siya. Makinig kayo maigi. Magkita ka lang kami sa langit sa darating ng anak. Kaya kung merong mga mahal sa buhay, napatay na, tama na yung mourning and grieving. Makikita mo ang Facebook punong-puno. Punong-puno na patungkol sa pag-ibig. Ito. Ang Facebook ay punong-puno na patungkol sa mga mahal sa buhay na patay na. Hindi makamuhon. Amen. Kaya si David ay hindi umiga sa semento, hindi sa kama, hindi naligo, hindi kumain, dahil pinapag-pray yung kanyang anak na buhay, nang hindi na buhay anak niya, namatay, nag-iis siya. Naligo na siya, nag-ayos na siya. At anong sabi ng kanyang mga subordinates, mga nasa ilalim niya, kayo po ay nasa morning nung kayo, nung ang inyong anak ay sakit, nung namatay. Iba na ang ayos ninyo. Eh, patay na siya na magagawa ko yan. Amen? Tama ho ba rito? Wala lang, patay na eh. Ginuha na lang Diyos eh. Magkita na lang kami sa langit. Amen? Kaya pag meron tayong mga mahal sa buhay na kinumuha na ng Diyos, mabayaan na natin. Amen? Kung gusto mo at nalil na lumulungkot kasi kinuha na ng Diyos, pwede sabihin mo sa Lord na, Lord, isunod mo na ako. Pwede mo. Amen mo ba? Pwede mo. Kung gusto mo, natalungkot ka. At the time I, Daniel, mourned for 3 weeks, I ate no choice food, no meat or wine touched my lips, and I used no lotions at all the 3 weeks in a row. Tatlong linggo yan. Walang karne, walang mga piling pagkain, ni lotion, wala. Nakikinig pa ba tayo? Next, Hannah, the intercessor. And he devoted her entire life to prayer and fasting. Masahin natin, and there was a widow until she was 84. Biyuda siya. Ang kanyang status, widow. At nanatili siyang widow hanggang 84 years old siya, namatay siya. Hindi na siya nagkaroon ng status na in the relationship. Kaya sa mga widow, para hindi na kayo maghanap. At saka sa mga hanap ng hanap, wanted girlfriend, wanted boyfriend, para maiwasan na yan at hindi mapanahon, fasting ang sikreto. Amen? Pag-asabi, fasting. Fasting. Ito, binagay mo dito. Yes. Wala ka akong kasintahan, ha? Mag-fasting ka. Amen. Nang alis ang kalungkutan sa puso mo. Fasting. I'm kidding. This is true. Fasting. And there was a widow until she was 84. She never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying.
Tingin mo kayo sa akin. Pag meron kang dinidesire-desire na hindi mo ito nakakamit at nalulungkot ka at gusto mo nang magpatiwakal o kaya naman masyadong mag-depress at depress, ang gawin mo ay fasting. Amen. Pag meron kang anak, Mami, bili mo naman ako ng ganito. No? At hindi mo na pagbigyan, nagmamaktol, sabihin mo sa kanya, magpastig ka. Mawawala ang pagmamaktol mo. Amen. Amen. Tama ba rito? Yes, pastig ka. Mawawala ang pagmamaktol mo. Maktol ka ng maktol eh. No? Hindi ka naman katol. Maktol ka ng maktol. Mag-ayuno ka nang mawala yung desire mo na yan. Amen. And your desire for something will be replaced for your desire for God. Amen. Palakpakan natin si Lord. At ang paglanasa mo sa isang bagay na hindi mo makamit-kamit, kapag nag-ayuno ka, ay mapapalitan yan ng pagnanasa mo sa Diyos. Kaya pag meron kang tinanong, sa edad mo niyang wala kang pag-asawa, kahit hindi na ako mag-asawa, bakit? Satisfied na ako kayo. Amen. Anong sumasagot? Satisfied with God. Ituloy natin ang pagbasa. Number 5. Tingnan natin. The apostles and the early Christians. Acts 32. While they were worshiping the Lord and fasting, they are not praying. They were worshiping the Lord and at the same time fasting. Pwede nyo itong gawin. Praise and worship ministry, tayong lahat. During practice or during service, fast. Pagkatapos na lang ng practice, pagkatapos na lang ng service, nakakukumain para malakas ang anointing mo. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Amen. Kailan nila narinig ang tinig ng Lord? Habang sila ay nagkikismisa. Amen. Habang sila nagkukulayan ng buhok, habang sila ay nag-cutics-cutics, no, amen. While they were worshiping and fasting, they heard the voice of God. You will hear clearly the voice of God during fasting. At kung ikaw ay nagpa-fasting, hindi nyo mo napapansin, minsan malakas yung anointing ko, at di lang malakas, malakas pa ng malakas. At nagpapatuloy ng malakas. Nalalaman ko yung puso, nalalaman ko yung isip ng tao. Ano ang sikreto? Fasting. Nung ikalawang araw, hindi naman ako speaker. Yung isang nanay na magtuturo patungkol sa mga anak at mga kabataan, ayaw niyang magturo. No? Magamat siya talaga ang original na tagapagturo. Kaya nung nalaman kong ayaw niyang magturo, nakikinig ba tayo? Sige, papalit ako. Tapos, binibigyan ako ni Pastor Ramay ng tanghalian bago magturo, kahit po kayo, sabi ko, wag na. Pagkatapos ko magturo, saka pa makain. Binigyan niya ako ng pagkain, binigyan niya ako ng avocado, mangga, etc., etc. Napakabait na pastora. Sabi ko sa kanya, ilagay mo lahat yan dyan. Pagkatapos ng magturo, saka na lang ako kain. Nag-fasting ako ng lunch. Hello? Itaap ako ba rito? I skip the lunch. Gawin mo to mga kabataan para tumaas yung grades mo, tumaas yung ranking mo, maging leader ka, mamuna ka, manalo ka sa mga kompetisyon, mapromote ka, mag-ayuno ka. Kahit huwag na yung supernatural or absolute,
kahit doon na yung normal. Parsan ka na. Parsan ka na. Nakakaubos ka ng tatlong plato pagkain. At ito, totoo ito. Gawin mo na lamang dalawa o isa na lang. Nakaka-unli rice ka. Ilang extra rice ka. Huwag ka na mag-extra. Magbawas ka. That is partial fasting. Amen. Partial. Kung saan ka matako, matako ko sa matamis, magbawas ka ng matamis. Matako ko sa paalat, magbawas ka ng paalat. Yung alam mo, nakakasama sa'yo at hindi maganda sa'yo, iparasan mo na. Bawasan mo na. Amen. Nakikinig pa mo mo tayo. Gawin mo ito. Si Brother Eric, hindi niya kailangan ng pasting, kailangan niya kumain. Kumain muna. Kasi nakakalimutan niya ng kumain. Kaya lagi mong bilin sa kanya nung nakaraan, ginagawa nila yung signboard natin na yun. Ang bilin mo sa kanya, kakain kayo ha. Dahil kahit bigyan mo ng pera yan, hindi yan kakain. Nakita mo si Eric, kumusta buhay mo? Eto, pinagpala. May tao pa mo ba rito? Kaya sabi ko sa kanya, nasa yung misis mo talaga mo, hindi na kumaatin. Hindi ko alam sa kanila. Alam mo, may mga sakit sila, hindi mo binibigay ng gamot. Yakap sir. At ang kiss na rin. Bigyan mo ng gamot, yakap sir. Kiss na rin. Aatin niya magkita mo. Amen? Amen. At nakakapaw pa rito. Anong sumasagot? Amen. Kaya yung mga asawa at mga anak ninyo, asawa at anak ninyo ha, mga tiyo-tiyo, lola-lola, kapag hindi umaatin, may sakit siya. Bigyan nyo ng yakap sulu. At disagree. Aatin na yan. Amen? Palakpakan natin sila. Alam nyo, may mga tao, mentras ginagalit mo, lalong nagagalit. Ang gawin mo, oto-otoin mo. Sitar. Honey. Dear. Atin tayo ngayon. Ayoko, ayoko! Alam mo, I can't live without you. What God has joined ang nakakasang. Halika na, nabihis ka na. Hindi na, hindi na tayo. Okay lang, mali tayo. Mahalaga ang kasama tayo. Diba? This is true. Kaya sa akin, yung Mother Eric, kasi sa akin, alam mo, yung atin, ano problema? Hindi ko po alam. Alam mo. Kulang ka sa yakap sa pag-disciplin. Amen? Itawa ko ba ito? Kaya kung hindi tumagalaw yung mga magulang ninyo, mga kapatid ninyo, asawa ninyo, anak ninyo, tiyo-tiyan ninyo, isa lang ang kulang niya. Yakap sa pag-disciplin. Amen? Itawa ko ba ito? Amen. Alam nila, kung ngayon, baka sabihin niyo, eh, hindi na niyo, wala kami reseta eh. Paano kayo makakaganyan? Restan ko kayo. Doctor ka, ano ka rin niyo? Yakap sulo. 3 times a day. Kiss me as needed. Ano pa kung parito? Isa rin mga tao ang ano eh, hamunin mo, ang hirap mahamun. Utoy-tuyin mo, kaya ko yung tong mo, lambig-lambigin mo. Pag meron nagagalit, pag mo sabayan ang galit niya, bigyan mo ng rosas at tahimik yan. Pag may nagagalit, bigyan mo ng regalo at tahimik yan. Lalo na, pag-alit tayo mo, bigyan mo at tahimik yan. Acts chapter 14:23. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord and in whom they had put their trust. Mga apostles, makikita
tayong lahat. Ang Diyos ang tumatawag sa ating direkta. Pero ang direkta talaga makakapagpalas ng kahanan. Hindi pwedeng italagang natin ang sarili natin ng pasamita. Kailangan may mga apostoles sa katalala sa atin. At dahan natin na. Yan ang trabaho ng mga apostoles. At iba pang mga leaders para sa italaga. At sa lahat ng mga nakikinig na leaders, huwag mo lang italaga kung yung point at mga nasa ilang dito. Matapos mo silang i-appoint, ipanalangin, ipagayon ang sila. Minan, may tao pa ang marito. Hindi nyo ba napapansin? Before anniversary, or before magagandang service, may namamala, hinihina niya sa manas. Tama? Kulang sa pasting. After the anniversary, after magagandang gawain, meron na naman hinihina siya sa manas. Pagkatapos ng yun ka, dahil ng mga kayang ginawa, pero hinihila sa Satanas. At ang sabi niya sa alin sa Satanas, wala kang pero kayo malungkot ka kanyang sa ito. Meron na namang hinihila sa Satanas. Wala kang pera. Magtrabaho ka, iwanan mo, paglilin mo. Iniwanan ka, binulungan sa Satanas. Wala nang pasti. Langit before come and after come, manlilokos sa Satanas. Before and after anniversary, magluloko mo sa mga at dama nila. At wala sa tigil ng paghila. Para huwag kang mahila, pasti. At tutulungan natin para huwag mahila, magpapasok tayo. Para sa atin. Amen. Di tao pa huwag nito. Makinig tayo ng maigi. Before anniversary, wala na siya. After anniversary, wala na siya. Nagulat ang mga bayo. Nagkulang na po yung dalangin niyo. Before the camp, nawala na siya. After camp, nawala na siya. Eh, kung kapag ilipinit na nagpapatuhok siya, ano na niya? Nawala na siya. Nagkulang na po yung dalangin, nagkulang na po yung dalangin. Pag kaya kailangan, tulungan natin, magdalangin po kayo, kayo para sa atin. Amen. Next, ano ang mga tayo? Number 6, individual fasting. Ano ang individual fasting? Isahan, pakisabi isahan. Nagkalangin si Jesus Christ, isa lang siya. Nagkalangin si Moses, isa lang siya. Mag-design, pagkatapos ng individual fasting, meron pagkasunod, pero dito muna tayo sa isahan. Number 6, individual fasting. And number 7, corporate fasting. Corporate fasting. Esther 4:15-16. Then Esther said to him that this is like the Holy God. Go, gather together all the Jews, ha? Ibang tingin sa magandang anak sa harapan. Go out in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days or night. And I, my attendants, will fast as you do. But this is not, I will go to the king. Kaya ito, it is a case and if I perish, I perish. Anong istorya? Tingin sa magandang lalaki sa trama. Paalang ipapatay ni Haman at lahat ng mga Jew sa Susan. Kaya nakiusap si Mordecai, kirena Esther, kung sabi ko ang hari, pag hindi mo kinausap ang hari, mamamatay lahat ng Jew, kasama ka kasi yung Jew rin. Anong sabi ni Reina Esther? Makinig mo higing? Makinig mo higing. Anong sabi ni Reina Esther? Makinig mo higing para malamang natin ang history. Kahit Reina ako, at kahit na siya yung Reina, hindi pwede lumapit sa hari nang hindi siya pinapatawag. Tandaan niyo? Kahit Reina ka siya, hindi siya pwede lumapit sa hari nang hindi siya pinapatawag. At pag isinig siya'y lumapit sa hari na hindi siya pinapatawag at hindi siya na ituro ng hari ng center, patay siya. Kinakailangan pa ituro siya para hindi siya mapatay. Ganyan ang batas. Kaya ang sabi ni Rene Esther,
bago ako mapunta ng hari, hindi ako makakain, hindi ako iinom. Tatlong araw, tatlong kami. At hindi lang ako, pati itong mga attendants ko, bilang reyna, pati itong mga attendants ko, hindi rin nakain, hindi rin iinom. Gabin din ninyo ito. Samahan ninyo ako sa panatalaking pag-aayuno para sa kaligtasan natin lahat. At ang tawag dito ay corporate fasting. At ito ang ginawa ng mga kabataan, corporate fasting. Para tagumpay ng iyo at pagpuntan para sa iyo, sa gawain sa iyo. Corporate fasting. Amen. Kaya pagkatapos ng mensahe nito, lahat tayo ay mag-aayuno. Lahat. Okay. Now, what is it something? All the members of the kingdom of Jesus fellowship around the world will fast a corporate fasting. Alam natin lahat, kung lahat ng taga-preachers ay dadalo yan sa pratatama, pero hindi lagi nangyayari puno yan, palit-palit ka. Tama. Tama. Tama ba eh? Nakita niyo lang ng Mother's Day, mga akin din natin sa Major City. Puno yan. Hindi lagi nangyayari yan. Para tuloy-tuloy na mga attendin natin sa Major, sa mga outreaches, ay regular na tumalo at may dalang kaluluwa, magpapasting tayong lahat. Amen. After ng service na ito, after ng gawain ito, amen. Fasting na kaya mo gawin. Alam natin yan. Kaya na, parang meron din pa tayo eh. Pero dumarating natin, puro harapan lang po ng tao kalikot eh. Tama ba lang? Pag may bagong darating, ang konti naman natagalin mo, Jaya. Marami tayo. Eh, sa lugar lang, marami na eh. Pero napakadala. May mga hindi dumadalo dahil mainit daw. Meron hindi dumadalo dahil napakalamig daw. Meron dumadalo, meron hindi dumadalo, wala raw kasama. Meron hindi dumadalo, pakulit daw yung kasama niya. Ha? Meron dumadalo kasi matindi na magsikat ng araw. Pero meron naman hindi dumadalo kasi matindi na magsakta niya. So, many reasons. This is data niyo. Kung gusto niyong makita ang buong kingdom of Jesus fellowship, eh regular na tumadal yung lahat. Lahat tayo ay mag-aayuno. Amen? Sabi mo sa kadamit, mag-aayuno tayo. Kaya mag-aayuno. Ijaira. Kung nakakabukos si Ijaira, ilang kalit ang bukos mo, mababasa natin yung Ijaira. Kung inuulang mo, Ijaira, maling. Huwag na yung gawang China yun, iba natin yun. Huwag na yun, huwag mo na mo namin yun, iba na lang namin ko. Hindi. This is true. Matapos kumain, hihigil mo ng pera, magpapabili ka pa, bibili ka pa, hindi ka nabibili. Amen. Hindi ako nagsisimangali. Alam ninyo, aatid lahat ng miyembro natin, kulang ang upuan. Tama ko mali. Totoo yan, hindi ako nasisinungaling. Alam niya. Mabuti pa nga kayo, marami-rami pa tayo eh. Pero may mga tayo, puro mo nakagalang yan eh. Walang likuran eh. Para kada sa atin, lahat ay tanamo at maraming kaluluwa. Lahat tayo ay mag-aayaw mo. Pagkatapos ng service na ito. Kailangan naman palakpak mo. Yung pag-aayon na palakpak na talakas. At sinigal na talakas na. Amen! Kahit nag-aaral na, kahit nagtatrabaho at nag-inigoso ka, you can pass. Yes! Walang soft drinks na yun. Walang chocolate na yun. Wala kayong Starbucks. Walang Goodbucks. Ang kalaban niyo Starbucks, Goodbucks. O kaya naman, Starbucks, Goodbucks, mga likod, Starbucks.
Amen. May tao ba kung ganito? Yes. At marami kapag anniversary, mga cards, mga magagandang gawain, very active. Pero pagkatapos nung nangihina na nakakawala, naglulupay-bay na. Para magpatuloy ang init at apoy ng mga talagayang Jaya, marami na! Lahat tayo mag-aayon. No? Amen! Alam ka natin. Kung lahat ng talagayang Jaya magbibigay ng tithes, offerings, and persons, marami tayong pera. Amen! Kaya lang marami, may nanawag ito. Para hindi man pampali, para mabawasan ang mga nagnanakaw ng tithes, offerings, and persons. Itaang pangupurin ako, tuluyin ang mawala. Lahat tayong mananginahin mag-aayun, o tama? Hindi ko lang nag-aayun dito, hindi ko naranginig. Amen? Mas malakas talaga rito. Amen? Siguro, nakaread kasi ito, pampalilay, kaya malakas eh. Amen. Marami tayong mga attending. Mahina mag-imaginas. Mahina magturo. Mahina mag-Bible study. Tingin ko sa akin. Wala ko lang pintuhan. Marami kayong classmates. Marami kayong office mates. Marami kayong kasama sa trabaho at negosyo. Pero maraming member na kayo kaya ay walang nadadala kayo isa. Yes, di kasi lahat na lang, di mo tanda. Itawa mo ba rito? Para ang mga attendee ng LJF ay lalong umilip at lagi may dalang kaluluwa at nagawain, mananagali, magkakaluluwa, tayo lahat! Amen! Para ang bawat eskwelahan, bawat school, bawat academy, bawat university, bawat colleges, magkakaroon at lalagi ang LJF, lahat tayo, mananagali, magkakaluluwa! Before special occasion, success, anniversary, and new camps, walang mawawala. And after special occasion, walang mawawala! Lahat tayo! Managagali! Magkakaluto! Alam nyo, ito yung sabi ng marami. Yung turo ni Apostle J.I. last Saturday, nilagpasan niya ang anointing ko. Pinagpasan niya ang tuko ko at hindi ako kinabahan. Gusto ko yun. Amen? Nang malagpasan ako at ayaw ko na tatamakan ako. Kaya makinig po lahat na narito, lalo na yung mga taga-outreaches. Yung mga pastora natin, okay na na lumaki ang lapis mo. Pastora, pero sana yung luggage ko mula sa outreaches, huwag mong paliitin para lumaki ang luggage ko. Malikyan. May tao ba kung marito? Lalaki nga yung luggage nila, luggage ko naman ang lumilay. May tao ba kung marito? Eh yung malaki nga yung pangyayon na dadagdagan, paliliitin pa. Makinig lang maigi, pati yung mga nasa outreaches, lalo na. Yung para sa pictures ay pinapadala nyo rito, huwag nyong papawasan yan, malalakihin nyo pa yan. Kasi ang ginagawa ninyo ganito, makikita nyo yung pangangailangan dyan, na imbis na lakihin nyo yung offering at para mabing yung pangangailangan dyan, yung para sa pictures, pinapawasan ninyo ang outreaches, mali yun. Sinasabi ko na sa iyo, bilang magandang lalaan na pastor, mali yun. Yung para sa medyos, huwag mong babasa, pinakihan mo pa. Kita ko mga rito. Kaya ako tumutuwa. Limang turo, isa na ko sa akin, ayaw ko mga magturo eh. Nakatong sabi ng mga takadano, lalo na yung last day, grabe siya po sa nagliyay. Grabe mensahe, grabe anointing. Ano ko ba ganun, Sister Elman, yung last day? Wala ka. Pero naiyakan, wala ka pa last day, no? Masusunod-hatid ka na. Kasi sika na nasa lalang mga. Eto lang.
Jenny, naka-attend mo ba? Last three ka ba? Si Jasmine, naka-attend. Sino may naka-attend ng last day? Taas ako. Ayaw magtaas. Kaya, si Ira naka-attend. Ira, nag-bless ka ng yung camp. Ira, nag-attend. Ira, Ira, nag-bless ka. Bigyan ka lang yung mga kaanda dito. Isko. Asa na yung nag-aasirasan ng shop natin? Sige, busa. Kaya, ayaw na nila. Kalimutan mo na. Sige, naka-attend ka ng income natin. Sige, i-manipend ko na. Bakit siya na-bless? Kasi po sobrang nakasunod ng Pastor Jayan. Tapos po, sobrang nakasunod ng possession, Lord. Ano yung nararamdaman mo dahil nagsimula ako ngayon eh? Ano yung nararamdaman mo na something ka kaima? Ano yung sumali? Kapastoran lang po, parang humihila sa akin na something. Hindi ko po din humihila ganyan. Parang humihila sa akin, hindi mo maingat yan. Papapamormor, papapamormor, papayano? Yung humihila ko po sa yakap, parang ganyan. Ayun, humihila sa akin, yakap. Sigurad yun. Salamat. Hindi ka na salamat. Napakatate talaga. Magiging ito mo tayo. Kaya gusto ko sabihin sa lahat, ang anak mo ba? Totoo, ang anak mo man is spiritual. Ay, talunin mo ako, walang problema. Huwag mo lang ang papakat. At alam mo, yung lapis ko, huwag mo palitin at ipasok sa'yo. Kaya mga kasama ng pastora, walang paawa-awa sa mga tupa. Kaya ako nang nagpapaawa sa mga tupa, walang marinig. Tao pa mo ba rito? Ako nang nagpapalig. Kaya dyan, nagpapamanda ko eh. Tao pa mo ba rito? Nakapangalawa, hindi tayo lahat mag yung mga outreaches. Yung nakalaan para sa videos, para sa Hebrew videos. Huwag kayo na pumusap-usap niya. Huwag na natin ipasok sa videos ito. Marami yung mga pangangailangan dito eh. Marami yung pangbose. Huwag ganyan, maliya. Ang parang sa lingkod ng Diyos, ang parang sa lingkod ko. Amen? Walang pakatapin sa lingkod. Ang totoo na, wala namang mga outreaches eh. Wala namang pastor at pastor eh. Wala namang silang anointing, wala namang silang mandate eh. Kasi sila magturo na hindi naman na kaya yung mga kuyan eh. Wala namang silang karanasan. Ay sabi nga ni Sister Elma, pumunta ka sa ino, magbabayad ka ng malaki. Ay dito, tinuturuan ka ng bahayos eh. Sa bumamapagyan mo sa Memorial Square, El Castillo, El Haita, halos katapad yan, meron dyan Bible School. Sa bumamapagyan mo mag-inquire, magkaroon ng subject yan. Eh, ito, tinuturuan ka, walang bayad. More than bayad yung school. Eh, nag-aaral naman ng Bible School eh. Kula ngayon, tinuturo ako ba yung professor ko eh. That's true. Hindi ba ako nagsisinakal eh. Amen. Corporate. Pastig. Amen. Ito ako ba? Sa ating mga corporate pastig, isasama natin yung mga personal niyong pangangailangan. Ano ang mga personal niyong pangangailangan isama ninyo? Sa pag-aaral, trabaho, negosyo, relasyon, mga mahal sa buhay, kaligtasan ng mga mahal sa buhay, isasama sa corporate fasting. Pagkatapos nito, corporate fasting tayo. Amen! Maliwanag! Lahat tayo, no one is exempted. Maliliman lang sa mga siguro, yung mga nagpapatete ng bata. Siguro, pwede rin. Ay hindi ako perfunctory sa'yo. Aking ipagpaksaka o aking pagkatindi na maayo. Itao ka mo ba? Itao ka ba? Yeah. Ipagpapray natin na lahat ng leader, lahat ng pastor, lahat ng patente, na kayo-kayo, one heart, one mind, one vision, one dream. Ipagpapray natin, ipagpagpas natin, malalim na commitment ng mga attendee at mga leader na kayo.
mapag-pray, mapag-pass din natin ang kaligtasan ng buong mundo. Amen! Nakikinig ba kayo? At masamot natin ang buong mundo. Ipapakaisip siguro ito, bibigyan kayo ng kopya. Ipapag-pray, ipapag-pass natin na ang Pilipinas, lahat ng corruption dito, mabagsak. Amen! Lahat ng corrupt leader, mawala. May napag-pray ko pa na ang BBL, huwag matuloy. Hindi dapat matuloy ang BBL. Pamuriyan sa FIL. Amen. Ayoko na bumalik sa dictatorship. Hindi ako mapor ni Marcos. At never ako pa-mapor ni Marcos. Dahil mahirap ang buhay ng panahon ni Marcos. Alam ko yan. Inabot ko yan. Mahirap ang buhay ng Marcos. Pakasalita. Pero this time, bumili ako sa alam na si Bongbong Marcos against BBL. Kaya ang mga Pilipino dapat ay hindi puro basketball na pinamanood. Kahit chorus ng gawa ay bigla nakalis para mag-pasyon aliyah. At hindi puro kung ano-ano pinamanood ang manonood ng balita para malaman namin kung anong kalagayan ng bansa at maipag-pray natin. Ipapag-pray natin ang kaligtasan ng ating bansa at pinamumunod. Masamit natin ang Pilipinas at ang pumunod. Ipapag-pray natin ang nangaalaw ng aming teritoryo. Vietnam, Taiwan, lalo na ang China. Inaalaw ang ating teritoryo. Ipapag-pray natin ang korupsyon ng ating bansa at magsagyan. Lahat ng mga corrupt leaders, hindi dapat mahalin na. Mga leader na ayaw ipaliwanag at iyaman nila kung saan na pumunta. Puro lang politika-politika pero ayaw bumarat at ayaw ipaliwanag kung saan na bulang iyaman nila. Nakikiling mo kung tayo. Ipapag-pray natin, ipag-aayuno natin ang maling reunion, ang maling maniniwala, maling mananampalataya, magpagpapalaan ka. Kailan mo sa reaction sa parmarket sa taba? Yung nakikita ko, araw-araw, nandiyan sila pupuo pa sila na. Magaganda ang kasamata nila, nabibigay ng libre pamasahin, mga Jehovah's Witnesses niya, kulbe. At ang mga Jehovah's Witnesses, araw-araw niya walang tigil nagpapahay-bahay. Tinatalo pa, marami po na yung Kristo. Ang mga Mormons, kulto yan. Pero araw-araw ang mga Mormons nagpapahay-bahay. May mga name tag yan ang punay itin. Brother Joven. O kaya Elder Joven. Makikita ang posisyon mo. Yung iba naman ay mga missionary, mga taga-British, taga-Amerika, pupunta ng Pilipinas, mag-aaral ng tagal. Mag-aaral ng Bisaya para magaling ng Pilipinas, ikakala nila maling aral niya. Tinatago pa ang maraming mo naging Kristyan. Dahil ang maraming mo naging Kristyan, papad sa Kristyan, papad sa internet, papad sa nasyon, papad sa TV, papad sa CD. At yan ang kasama sa ating prayer fasting. Ang umanang o tumamon ng mga bonag ng Christian lalo ng kagamihan kayo. Amen! Isasama rin natin sa ating prayer and fasting yung mga pampayad ng mga Christians. Alam mo, hindi mo tinitay sa akin. Pag binibigay mo ng maayos sa tithes offering and first fruit mo, walang problema sa Christian pinanganap mo. Ang dami yan. Pag binibigay ng maamon ng maayos sa tithes offering and first fruit mo, walang problema sa Christian pinanganap mo. Amen! Dahil ano man ang binigay mo sa Diyos, ipapalik niya sa pasawara ka. Amen! Para ang mga talagay mo kayo ay tumaas ang mananampalataya, we will pray and pass. After ng turo nito, tayong lahat, no body is accepted. Ang mga nag-aayuno, nakakatipid sa pera. Yes! Nakakatipid. Mawawala ay bilbo ko nun, bilbo ko niyan ang pwede noon, pwede pa nito. Alam,
Nakikinig ba kayo? Sa lahat ng mga nakapakinig ng mga mababait ng mga pastora, mga leader, pakisulat na ito at pakitayin, lahat ng miyembro ay bigyan. Pagkatapos ito, ipapadalangin ang pagkakain mo na ito. Buong Kingdom of Jesus sa lusip around the world ay sama-sama! Wala ka langit! Mag-aayon mo! Ayon sa araw at oras na kaya natin. Amen? Yung iba ay magkakasuran, yung iba ay magkakasuran, pero marami sa atin magpapasyal. At para ang mga anak natin hindi nagre-repeat sa pag-aaral nila, at ang mga anak natin tumataas ang grades at honors. Amen! At ang mga sahong natin tumataas. Amen! At napuprono tayo sa trabaho at negosyo natin. Amen! Isasama natin yan sa prayer at fasting natin. Kalimanin ba yun? Huwag pa kayo. Fasting. Lahat tayo. Ngayon po nyo sa gahay nyo ka ba? Buhay ko na ba? Hindi ko na pwede sa didin ko sa'yo. Pero magdidin ko lang ang mga ilan. Apat na pong araw, hindi ako kumakain. Walang alusan, walang merienda, walang tanghalian, walang merienda, kapunan lang. Sa loob ng apat na pong araw, ilang beses ang pinakaya. Tatlong araw, tatlong gabi, walang kanin, walang pagkain, biglang ilang beses ang pinakaya. At lagi tayo, patuloy na pag-aayon, na pag-aayangan ng nakaraan. Sabi ko, binigyan naman ni Mike sa kwarto, binigyan niya ako ng mga pagkain, nakapos na ako sa buhay niya, inasikaso niya ako. Bago-bago tumayo, inasikaso niya ang merkana ko, nag-plancha na ang merkana ko, mali ang piston, hindi sa tama dito ang piston, nilagyan ang piston dito, inayos niya, tabi niya, nilagyan pa ng piston dito. Ano mo, susunod ang merkana mo ganyan? Pistol niya. Kaya pala ng marami, ano yung magkipag-gacha kayo, yung pistol niya ayos din yun. Eh kanina yung pistol niya natin ito eh. Inayos niya mayos, tabingin mo yung pistol, may nag-gacha niya, mukhang tabingin rin ang marami. Inayos na. Tapos nung nakaraan, nawawag na doon, mahal na yung pinipara niya sa akin, ang mga ito, magka-general-general, kain mo muna kayo, mga tumagsuro, magka-general. Amin ko lang, ang tumagsuro, kaya ako. Itawag ko ko ba rin? Alam niyo, mga taga-asikraso sa akin, sinapagpala ng mission niya. Kinananalangin, nagamayin ko sa akin, sa pag-iha ko sa akin ng physicalism, nagbibigay sa akin ng mga lakas, patuloy na pinapagpala ng mission. Yung mga pinigil, pinagpapalang din ang sabi mo sa katanya mo katitigil. Sabi mo sa katanya mo katitigil. Yung para sa lingkod na Diyos gamit mo, ano man yung para sa katitigil. At saka yung mga tumutulong sa ayaw, yung nag-iisip mo na masama. At ako pa rin ito. Oo, yung binibigay mo sa lingkod na Diyos, eh, ibigay mo din ang sakit yan. Naglalala yung magkaglutong-ulang yan. Bakit nakita mo ba ang nagkasino? Nakita mo ba na uminan mo ako ng grand patadoglan at meron mga chicks sa pagkaligid ko? Hey girls! Kita ko ba po ba nito? So lahat yan, ay pagkakayon natin, after nito. Pwede na kayo simula, mamaya gabi. Pero natin na ipapanalangin natin for more fasting. Amen! Alamakan natin sa Lord. Next! Ang ganda nito. These are the great benefits of fasting. Ito na. Kaninang, the meaning of fasting. Next, kinds of fasting. Ito na yung pinaka-diin ng araw ko. The great benefits of fasting. Kanina, the meaning of fasting. Kinds of fasting. And these are now the great benefits of fasting. Number 7, fasting for health and long life. Ang mga mayroon na mayan, madaling mamatay. Ang matamang matara, madaling mamatay. Ang mahilig sa kaalat, madaling mamatay. Ang
mahirig sa mataka, madaling mamatay. Ang kulang sa tulong, madaling mamatay. Kulang sa pag-ibig, mabubuhay pa rin. Ito ang mabubuhay pa. Passing for help and help. Kung ang karamdaman mo hindi naaalis at gusto mong umaba ang buhay mo, fasting. Yes. Ang karamdaman mo ay pamaling-paling, paulit-ulit, ipag-alun mo. Kaya sabi ko sa nagkaisangin kanina, tinawagan ko siya, bakit po tumaasang bibig niyo ng 200? Tapos mo kasi kung sa kanin eh, yan ang ipag-aayon ninyo, ibawasan niyo ang kanin nila. Kung alam mo, lalo na ngayon ang internet, may Google, kung mataas ang yuring mo, yung mga mali, then moderation ka lang dyan. Mga beans, moderation ka lang dyan, kung mataas ang yuring mo, toke. Kung mataas ang yuring mo, lang alam mo, iwas ka, yan ay fasting. Kung yung sugar level mo, delikado, yung matatapis, yung fasting. Mataas ang cholesterol mo, kung ano yung mga matataas, mahina ang paningin mo, yung mata mo, ang lakas sa kainin mo, papaya na inin mo. Hindi ko wala kong ginoon. For help. Ay, Lord. Kanina, the meaning of fasting, the kinds of fasting, and these are not the great benefits of fasting, the fasting for help. Ay, Lord. Interest mo, hindi mga malalas ito. Hindi nyo malalas sa atin. Hindi nyo malalas sa pag-uo. Alam nyo, kinamatay ni MPJ ito. Sa usap, bakit? Matakaw sa dahil-dahil. Dahil ang mamatay sa kanya. Si MP Baron, mabulit ang mamatay sa kanya. Yung iba, alam nila mo, sa katila, si Garino yung alam kapatay sa katila. Minsan kasi tayo, kung alin yung bawal yung pinagkakain natin. At yung sabi ni Lupi Beltran, kailan na ito, Diyos Castellanito. Ang dami pinapakamal sa kanya ng doktor kasi ang tapak niya. At yung sabi sa doktor, Dok, binubuhay mo ba o pinamatay? Lahat ng bawal sa kanya, kinain niya, patay na si Lupi Beltran. This is true. So these are the benefits of fasting. Number one, the fasting from hell. Eh, pero ginawa ko ang tamang ito. Fasting from hell. Number nine, next. Fasting for deliverance and deliverance. Para mabuhay tayo, malinis at matalas sa harap ng Diyos. Para yung mga bisyo natin ang hirap ng galing. Fasting. For deliverance and release. Para makalaya tayo sa mga bisyong nagpapaan na maalipin sa atin at mabuhay tayo ng may kabanalan. Next! Fasting for sure and quick answer of God. Para mabilis sa tumot ang Diyos at talagang sasagot ang Diyos. Fasting. Yes. Bakit? Kasi pinapakita ko sa Diyos, seryoso ka. Seryoso. Lord, gusto ko po hindi lang makapasara. Gusto ko po matakas ang grades ko. Gusto ko po makatapos. Gusto ko po mabuhayan, mabayaran ang tapang mabayaran, etc. For sure and quick answer of God. Fasting. Next. Fasting for power and effectivity in service to God. Ano sabi sa akin ng Panginoon, anak, makikilala ka. Sa lakas ng kapangyarihan na dadalawin sa iyo at nakuha mo yan. Fasting. Yes. Fasting for power
and the activity in service to God. Makinig kayo maigig. Kahit na ang galing mo mag-gitara, tumugtog, sumayaw, kumanta, nang wala ka makasalimti, you are not. Para ka lang si Sarah niya. Para ka lang si Bambu. Para ka lang yung mga parokya o Edgar na magagali. Pero wala ka lang. What we need is mayroon. Si David, nung pinatawag ni Saul, kasi si Saul napuposes. Anong meron si David? Anointing. Pag tinutok ko ni David yung heart, tumatakas ang demonyo sa katawan ni Saul. Dito sa piano. Kaya, praise and worship ministry. Praise and worship lang, nakikinig mo kayo. Pwede na ang mga tao ay bumalik at madeliver at mapagpala at magkaroon ng mga kagalingan ng praise and worship ministry. Pagbukihin yung pag-abing niyo, pagbukihin yung pati mga tamponiners, ang pagkatamon ay hindi maganyan-ganyan lang yan. Nagpapalaya siya ng limunin. Masahin ninyo yung awit 149 at awit 150. Dance and tamponin ministers. Nagpapalaya siya ng limunin. Kaya kung gusto natin maging effective sa ating pag-aaming pagtugtog, sa lahat ng ating ginagawa. Power! Power sa mag-aaral, power sa trabaho, power sa negosyo, lahat na kailangan ng power. At kung gusto mong maging effective sa iyong pag-inahimul sa Diyos, kung hindi mo kaya yung supernatural location of normal, mag-partial ka. Magtikla ka. Amen! May tao mabubalito. Naunawaan ka ninyo ako. Sabi mo sa kanino, pagkatapos ang preaching, fasting ako. Sabihin mo! Fasting for power and everything we exchange. Yes. Fasting, the believer of God, can do this perfectly. Ang fasting ay pag-iwas sa pagkain at sa iba pang bagay. Ang pag-fasting ay mag-spend ng present time with God. Kaya ang fasting ay nakakapagpalagay sa Diyos. Pagpalagay lang kang mapasting, matanis ka. Ang sarap, bibihira na ngayon ang mga born again Christian na nagbabasa ng Bible once a week. Bihira na. Pero napakalakas sa mga born again Christian, araw-araw nagpipisong tama. Araw-araw nagihit ka at nagpapasakla. Lagi nilang pinagihit mo yung sakit. Hindi krasada. 8 ball pool. Plus a plan, sinipin ako, maglaro ko ako yan. Meron pa kayo, nag-i-imply sa akin kayo, criminal case. That's a slow. May FD ako eh. Magagulitan lang ako ng case yun. This person is inviting you for to play 8 ball pool. Plus a plan, kaya hindi ka rasaan ka. Okay. Ano-ano ginihin mo? Ngayon, may bago sila hindi sa akin. Criminal case. Pero walang nag-ingin pa sa akin na nasalit na bago every day. Ang higpit ko, sa totoo na, sabi ko sa mga taga-apartment, hindi yan computer siya, ha? Kaya pinilagay ang internet niya. Extensive niya ng church. Hindi yan kung ito na siya. Napagali ko dyan, bukas ka. May maniniwala ko lang. Pinilagay ko kung bakit ang internet ay inalis dito at nilagay ito. Hindi ito makabitan. Kaya doon nilagay
sa apartment. Kaya kung ipaalam ka lahat, hindi mo magmunta sa mga apartment. Amen. Ito ang mabuma rito. Walang internet dito eh. Kaya hindi rin yung internet. Pinamayaran natin ng kapitalismo sa mga. Marami tayo pinamayaran. Para yung mga DVD, especially USB na ngayon, ay magpatuloy. At makamagpost tayo sa YouTube, sa Facebook, makapag-date tayo, makapag-balas tayo sa TV. Pinaka-pitya-ilang ka na yung hapon talimong isang punyan. Kasama yan sa pinag-iaraw ko. Kami ko sa madami ko kasama. Kalimanag, mga di masama ang mag-Facebook. Hindi masama ang mag-internet, hindi masama ang mag-attend, masa i-genera. Informative, spiritual, may value, di ba? Yan ang mga tao. At ang ibig sabihin ng kasi, ay yung mapalamig ka sa Diyos at magawa mo ang kalungan. Pag nag-aayuno ka, ang sarap ng masarap tayo, naiintindihan mo. Pag nag-aayuno ka, narinig mo ang kilig ng Diyos. Pasabihin sa inyo ng Panginoon mo, matalo kay Kristo. May persecution o wala kay Kristo. Amen? May tao pa mo ba ito? Masi. Amen? May tao pa mo ba ito? Ano ang meaning ng fasting? Number one, sino sasagot? Ano ang meaning ng fasting? Yung makakasagot may premyo. Okay, mama. Ano ang meaning ng fasting? Ano ang meaning ng fasting? Abstaining from food at ang iba pang bagay and to devote yourself to God, to spend precious time with God, and that is fasting. What are the kinds of fasting? The natural, the supernatural, and the personal fasting. And what are the benefits of fasting? Read natin ulit, number 8. These are the benefits of fasting. Number 8, natin ulit natin ulit. Fasting for health at long life. Hindi ka ginugutom dito, hindi ka pinapatay dito, pinapahaba. Number 9, fasting for deliverance and holiness. Hindi ka makalaya sa maraming bisog kasalanan. Ang hirap mabuhay sa kamanalan. Fasting. Next, fasting for sure and quick answer of God. Gusto mo kaagad na sumagot ng Diyos. Gusto mo makita ang sagot ng Diyos. Fasting. Kung gusto mo ang mga parang sa buhay, madaling pumuntahin mo. Yung power na yan, hindi lang sa church yan, ay sa pag-aaral, trabaho, di ba? Yung power, kailangan mo yan. Effectivity, pag-aaral, trabaho, kailangan mo yan. Sa negosyo, kailangan mo, sa pag-aaral, kailangan mo yan. Mag-post especially sa service, kailangan mo yan. And next, lastly, asking to be nearer to God, and to do this question. At ito, kita ka makinig na sila, ang trabaho, talaga. Amen? 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 Ang lahat na ito ngayon. I want to be like Mary. Yes, Lord. I want to be like John. Patayin ang lahat ng dapat patayin. Patayin ang TV. Patayin ang radio. Patayin ang iPad. Patayin ang computer. Lahat ng nasa loob ng labas. Sa mga parayon sa parayon.
Wala kang alis sa pinalalagyan, wala kang susi at wala kang
ka sa Diyos. Mag-aayon mo tayo. Kapag lahat ng mga nakikinig, ipapalabas ito. Kagalapos ito, ipalabas ito. Sa kahit kagal. Ipalabas ito tulad sa atin. Sa mga pagkustan, sa mga gawa, ipalabas kagal ito. Kahit sa mga pagkustan, ipalabas na dito. Magtalman, pamarik, alabas dito, kung mga kinatibig, kung mga dito. Kung hindi niya magagawa ito, sa kadalas, magaling ito. Anong sabi ng Panginoon kay Daniel? Daniel, sa paglubo mo lang ng ulo mo, sinalot na kita. Hindi ka pala mag-pray at mag-fast, sinalot na kita. Ganito rin itong kaibigan. Ganito rin itong kapatid. Hindi ka pa panatala, hindi ka pa mag-aayon ng paghihingi ng mga sa'yo. Pag-iray na isang mga sa'yo. Ang pag-ibay mo sa ibang bansay na ayan na. Ang mga kapatid sa mga ayan na. Ang mga pangangailangan mo inahin na. Ang sarap sa mga panalangin ay inahin na. At kahit sa mga pupuntang lugar ng bisyon magsa, magkakaalis sa iyo kaya kita iyo mga kaya. At lahat ka na magkakaalis sa Diyos. Ipatuloy mong panalangin ng gali para sa libro ng Diyos, aking pamilya, sa kita ng Diyos. Para sa ating magsa, para sa Thank you.
pag-alala ng kanilang mga parang kasi yung Thank you.
aming malapit sa iyo. Aming lahat-lahat. Hindi pwedeng bayaran ng sandali ang ating mga puso. At pag mo kayo ang makakasal mo lang yan, pinipigil ka. Pag-i-edit lang sa akin, dapat kata sa Diyos na makakasal mo. At dapat kata sa Diyos, may gulang ang mga puso. At dapat kata daw ay may gulang ang mga puso. At katapat ka talo ay hindi ka magkanyan pa. Kasi nasabi ko sa inyo, ang buhay dito ay hindi na magiging kalayo ang natin. We will pass it in. Kaya never. And we will trust on anybody. But we will trust on Jesus. At mga kabataan, isa mabuhay dito ang araw. Itagulong kayo dyan sa bawat college academy, university school na kailangan ninyo. Pag-ibigas kayo ng kaliluwa ko, puro kayo, dahil niya natin. Kaya ninyong maharap ng Diyos ang buhay ninyo. Maharap na kayo kayo. Lagyan ninyo ang tao ninyo, lagyan ninyo ang muling ninyo. At yan ang dahilan kung bakit nagyan ka. Wala mong dahil magturo. Ang gusto ka, puro kapataan lahat ng tatayo. Tayo sa pagpagaling sa hapon. Kung itanggapin ka lang. At sa darong din kayo tulad, anong araw yung Thursday ba yun? Friday. Meron tayong full day pagkira. Nakakasama natin ang mga kirin, ang mga kaarapan, at ang mga yun. Ang buong kibat ng Sustalisip, ang mga matilang kisama ng Tesmuli. Magkakaroon tayong buli at yasikap at paginikap. Nagamigalami natin sa sirotay. Pinom natin ang labirin na may nakapagin. So, ano pa natin tayo tayo sa sirotay. Kailangan tayo dalampag lang tayo. Sports web, kailangan natin. At higit siya lahat. Isang puso. Nakatakyaw ko sa Diyos. At bago ang araw ng oras mo ngayon, mag-aayon na tayong lahat. Isasama natin. Kagamit niya tayong dala ng pagkain, maglang tayo. Walang malilig. Magdala tayo ng mga kapit bahay ng last week. Walang bayad ang gawain natin. Kakayin mo yan, mga kabataan. Kayong magpapagawa. Hindi lang ang mga kabataan. Kung sa akin kayo, hindi lang ang pinapagawa ng kamay. Kayong magpapagawa ng kamay. Pag sa akin kayo, hindi lang kayo ang pinuturo. Kayong magpapagawa. Pag sa akin kayo, hindi lang ang pinuturo. Kayo ang nag-relimal. Hindi lang ang kayo nakikinig. Hindi kayo na pag-unasala. Hindi kayo inaayo at kayo ang umaayo. Hindi kayo nananatili sa mapapakalagay ng magkos na sa taas kayo pinihila ang mabit mataas. Hindi dapat nanatili ang takot na maghiya sa inyong puso. Hindi ang tama ang nagpupula sa dito. Isama mo kayo ang araw. Kailan ko na mo ito na, kaya ka din hindi. Dapat na nagpapagod na. Maging mga kapatis, makinig. Hindi pa rin talunin ko na mo ilang may makapag. Hindi pa rin ito na mo ilang makilayo. Pero para sa Kristus, pag itong paligid na itong babasa, natakaro sa lingkod na ito sa iyo, at ganit. At huwag niyong babasa. Hindi na alam ka na maging takaw ng Diyos.
inaakala mo bilang pastor na nakakailangan ka sa atong lingkod ng Diyos. At sapagat na buhay ka dahil sa akin. Sunday, kahit na mataan ka, umayos ka ng suit, umayos ka ng buko mo. Mga buko, mga forma, ang pretty sling, ang mga kasuot ang hindi ng church. Suotin mo yung kasuot ang church. As a people, kung garam tayo kayo, sports ka, yeah, sports ka, suotin mo, huwag ka mapapit ka na. Huwag kang mag-take yun, huwag kang mag-pull, huwag kang mag-karong, huwag kang mag-laksin. Ano pagdating ng Sunday ay yung film yung suot mo? Mag-formal ka! Ialing mo araw ng mga sayang para sa gift mo. Yung mga pang-pull mo, kung sabi mo na lang yan, pagka nag-isip kayo ng mga kaibigan mo, sabay sa harap sila, evangelize. Pero magaling lang sa atin ng Diyos, huwag ilang suot nyo, itakaw mo naman yan. Orang yan talaga ba siya nila? Panginoong Diyos, sa dalot yung usual Panginoon, wala kong mami ang hanggang ako, hindi yan kayo. Ibilas. Kibas, yung wonderful message. Alaman po ang mga activities natin sa araw na iyo. Let me up, may mga palakit na siya. At we do not have to let you in Jesus' name. Prepare up na kasi yung Jesus' name. And prepare the place na kasi yung Jesus' name. At ito po mga ikanang kailangan na ito mag-aayo ng maraming naman. Naisip po na ito namin at lahat po ang Panginoon ay lumamagpay pagkakas namin ito. Padre na kami, ngayon pa lang pinapagsalamat namin sa sinagawa ng ito. Salamat. Para natin sa akin, huwag niyong kailitan.
na malaki mo yung pamilya not just in numbers but in size. They are growing in size and in numbers. Hindi mo lumilipin nila, lumalaki mo yung lumilipin nila, kaya natin mo natin maligitin. Amen. Hindi mo sa amoy na kaya, kundi parang biyaya ninyo na yung pamilya ng Quran. Amen. Hindi mo ako sa'yo nakakailangan, mag-usupang at tagumpay ninyo kayo magpatuloy. Hindi nakakailangan si Pablo ang Pilipos at nakakailangan para patuloy sa mga kapatala. Hindi nakakailangan si Elijah, kundi ang babae ng walo ang nakakailangan para mabuhay siya ang kanilangan. So tayo lahat, ito kayo. Bago tayo tapos sa pagpapas sa manalangin, ni Sir Manel, pagpapas tayo sa manalangin. Yun po na lang mabigil, ipag-pray mo natin ang mga kanilangin. Lord, lahat ng mga nakikinig at nanonood, magbibigay sila, pagpapadala sila ng tithes, offering, first fruits, donation, pledges, at para lahat ng mga nandito. At ay, nandito mo yung dalawin natin ng gifts, magbibigay tayo ng mga pagbibigil. Matapang dalawin natin ng Lord. At ito po ang kap, lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nanonood, lahat po ang mga nandito. Ibibigay po namin ang mahayo sa mga pagpapadala ng first fruits, pati ba madami ang pledges na nations, pinabalik mo sa akin ng sama sa paraan. At ang mga pinagkalutan ng pagkakalupan, magpumultiply ng Panginoon into millions and billions to save the Philippine Islands at the nations of the world. Salamat po Diyos na marami sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo at sa mag-blessing ka na tayo. Hallelujah. To God be the glory, to God be the glory. Thank you.
Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. You wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody! Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody! So much love in the kingdom. There's so much love in the kingdom.